Magandang umaga! Ako si Teacher Mera at ako ang magiging guru mo ngayon sa Filipino. At ngayon, pag-aralan mo ang wastong pagbigkas ng mga tunog sa bawat letra ng alpabetong Filipino. Handa ka na ba? Mahalagang matutunan mo ito upang malaman mo ang wastong tunog ng bawat letra ng alpabetong Filipino at mabigkas mo ng malinaw, maayos at wasto ang mga salita. Pagkatapos ng aralin ay susubukin ang iyong kakayahan sa pamamagitan ng limang item na pagsusulit sa pagbigkas ng wasto sa bawat letra ng alpabetong Filipino. Bago mo tunghayan ang paksang aralin ngayong araw, ay mayroon akong iilang titik na bibigkasin. Una, ang titik M na may tunog na manok. Ikalawa, ang titik N na may tunog na nanay. Ikatlo, enye, na may tunog na nya, ninyo, nya. Ikaapat, ng, na may tunog na ngipin, Ikalima, ay ang titik O, na may tunog na okra, o. Kayo naman. Tumpak! Ang galing mo! Bago tayo magpatuloy, halika't panoorin at sabayan mo ang ilang awitin. Tara! Handa ang iyong sarili upang makinig sa bago nating aralin. Handa ka na ba? Papanoorin mo ngayon ang mga alpabetong Filipino. Kumusta? Halina, sabayan niyo ako pasahin ang bagong alpabetong Filipino. Hello, ako si Yumi at welcome sa Music Wala. Patinig, A, E, I, O, U.
WXYZ. Ang alpabetong Filipino, madaling tandaan. Sabayan niyo ako, may dalawang patatlong katinig ito at limang patinig A, E, I, O. Mula sa inyong napanood, nalaman mo na na may 28 na letra o titik ang alpabetong Filipino, kung saan ito ay may 23 na katinig at 5 patinig. Ang bawat letra o titik ay may katumbas na tunog. Ang tunog na ito ang ating ginagamit upang basahin at bigkasin ang mga salita. Ngayon, ipapakita at ipaparinig ko sa inyo ang wastong bigkas at tunog ng bawat letra o titik sa alpabetong Filipino. Ang alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 titik o letra. Ito ay mayroong 23 katinig at 5 patinig. Mga patinig: A, E, I, O, U. Ulitin natin. A, E, I, O, U. Ang bigkas ng bawat titik ay gaya rin sa Ingles, maliban sa titik enye. Tara, ating bigkasin ang tunog ng bawat titik. Ito ang titik A na may tunog na A. A. Ulitin mo nga. A. Halimbawa, aso. A ang unang tunog ng salitang aso. A. Ito ang titik B na may tunog na B. B. Ulitin mo nga. B. Halimbawa, bote. B ang unang tunog ng salitang bote. B. Ito ang titik C na may tunog na k. K. Ulitin mo nga. K. Halimbawa, Carla. K. Carla. K. Titik D na may tunog na d. D. Ulitin mo nga. D. Dahon. D. Dahon. D. Titik E na may tunog na E. E. Ulitin mo nga. E. Elepante. E. Elepante. E. Titik F na may tunog na F. Ulitin mo nga. F. Filipino. F. Filipino. F. Titik G na may tunog na G. G. Ulitin mo nga. G. Gatas. G. Gatas. G. Titik H na may tunog na H. Ulitin mo nga. H. Holen. H. Holen. H. Titik I na may tunog na I. I. Ulitin mo nga. I. Ibon. I. Ibon. I. Ito ang titik J. Ang titik J ay may dalawang klaseng tunog. Una ay tunog J. J. Halimbawa, J. Jody. J. Jody. Pangalawa ay tunog H. Halimbawa, Jose. Jose. Tandaan, tunog J.
Ito ang titik K na may tunog na K, K. Ulitin mo nga. K, kambing. K, kambing. K. Ito ang titik L na may tunog na L, L. Ulitin mo nga. L, lapis. L, lapis. L. Ito ang titik M na may tunog na M, M. Ulitin mo nga. M, manok. M, manok. M. Ito ang titik N na may tunog na N, N. Ulitin mo nga. N, nanay. N, nanay. N. Ito ang titik N niya na may tunog na nya, nya. Ulitin mo nga. Nya, ninyo. Nya, ninyo. Nya. Ito ang titik NG na may tunog na ng, ng. Ulitin mo nga. Ng, ngipin. Ng, ngipin. Ng. Ito ang titik O na may tunog na O, O. Ulitin mo nga. O, okra. O, okra. O. Ito ang titik P na may tunog na P, P. Ulitin mo nga. P, pusa. P, pusa. P. Ito ang titik Q na may tunog na K, K. Ulitin mo nga. K, Manuel Quezon. K, Quezon. K. Ito ang titik R na may tunog na R, R. Ulitin mo nga. R, radyo. R, radyo. R. Ito ang titik S na may tunog na S, S, S. Sibuyas. S, sibuyas. S. Ito ang titik T na may tunog na T, T. Ulitin mo nga. T, tutubi. Tutubi. T. Ito ang titik U na may tunog na U, U. Ulitin mo nga. U, unan. U, unan. U. Ito ang titik V na may tunog na V. Ulitin mo nga. Venus. Venus. Ito ang titik W na may tunog na W, W. Ulitin mo nga. W, walis. W, walis. W. Ito ang titik X. Ang titik X ay may dalawang klaseng tunog. Unang tunog ay S. Halimbawa, xylophone. S, xylophone. Ang pangalawang tunog ay X. X. Halimbawa, Felix. X, Felix. Tandaan, S. Ito ang titik Y na may tunog na Y, Y. Ulitin mo nga. Y, yoyo. Y, yoyo. Y.
Ito ang titik Z na may tunog na Z. Z. Ulitin mo nga. Z. Zinnia. Z. Zinnia. Z. Ang galing mo! Tandaan na ang bawat letra o titik ay may katumbas na tunog. Mahalagang malaman mo ang bawat tunog dahil ito ang pundasyon upang matuto at magaling kang pumasag. Nauunawaan ba? Magaling! Makinig ka ng mabuti. Bigkasin ko ang tunog ng bawat letra at pagkatapos ay uulitin mo ang pagbigkas nito. Una ang titik Z na may tunog na V. Venus. Ikalawa ang titik A na may tunog na aso. Ikatlo ay ang titik J. Ang titik J ay may dalawang tunog. Una, ch. Jonah. Ang ikalawa naman ay Jose. Tandaan, ito ay ang ch at Ikaapat ay ang titik F na may tunog na Filipino. Ikalima ay ang titik Q na may tunog na unan. Kaya, kayo naman! Magaling! Malinaw na ba para sa iyo kung papaano bigkasin ng wasto ang tunog ng bawat letra ng alpabetong Filipino? Handa ka na ba para sa isa pang gawain? Isa pa, bigkasin ko ang tunog ng bawat letra at pagkatapos ay uulitin mo ang pagbigkas ng mga ito. Una ay ang titik M na may tunog na Maya. Ikalawa ay ang titik E na may tunog na Elepante. Ikatlo ay ang titik B na may tunog na B. Bote. B. Ikaapat ay ang titik P na may tunog na Pusa. Ikalima ay ang titik D na may tunog na D. Dahon. D. Kayo naman! Magaling! Upang lubos mong malaman kung naunawaan mo ba ang paksang aralin ay tatayahin ang iyong kaalaman ukol dito. Bigkasin mo ng wasto ang tunog ng bawat letra ng alpabetong Filipino. Una, C. Ikalawa, K. Ikatlo, L. Ikaapat, N. Ikalima, S. Magaling! Ang tamang pagbigkas ng mga letrang ito ay una, ang titik C. Ang tunog nito ay K. Carla.
Ikalawa ay ang titik K. Ug nito ay K, 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 kambing. Ikatlo ay ang titik L na may tunog na L, 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 lapis. Ikaapat ay ang titik N na may tunog na N, 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 nanay. Ikalima ay ang titik S na may tunog na S, 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 sapatos. Para mas lalong masukat ang iyong natutuhan sa araling ito, sagutan mo ang bahagi karagdagang gawain na nasa hulihang bahagi ng module. Sikaping makasagot pagkatapos ng araling ito. At dito nagtatapos ang araling ngayong araw. Sana ay may natutunan kayo. Paalam hanggang sa muli!